Minister Anywhere program kasi, nilaunch natin ito last, before the last elections. This is to cater to the prospective voters, yung mga applicants natin, nahihirapang umuwi kasi may trabaho sila. So there are identified areas kung saan nag-establish tayo ng RAP, and meron din SRAP, so Special Register Anywhere program, kung saan hindi na nila kailangan umuwi para mag-update ng record or kumuha ng voter's certification. Lahat ng kailangan nila dun sa SRAP at saka RAP, dun na. Except for voter's certification, dun yan kukunin sa kanilang mga munisipyo. Ang SRAP natin, mas maaga yung cut-off natin kasi kailangan pa ang verification ng records, may mga kailangan pa tayong gawin bago natin i-transmit papunta dun sa municipality or city of origin or intended na kung saan sila magpaparehistro. Kamo mga cases ba tayo na dumudoble yung registration sa voter? Yes, there are cases like that. Minsan nakakalimutan ng mga botante na narehistro na pala sila or akala nila wala, hindi na active. But we have a system where we can weed out kung sino yung mga multiple, double or multiple registrants. And we also have a policy kung alin dun sa dalawa yung will remain in the records. Paano man kapag intentional yung dinoble niya yung registration niya, may warning po ba tayo sa camera na po? Magkaibang usapan yan kung nagkamali lang, kung akala lang niya na rehistrado siya pero hindi na siya rehistrado pero hindi pala. Kung intentional, talagang sinadya, nag-disguise pa, nagsuot pa ng kung ano-anong mga para mag-appear na different person siya. There will be a case filed against those persons, and this is a warning to all na intentional nagparehistro ng dalawa or higit pa, na huwag nilang paglaruan ang registration natin, huwag nilang paglaruan ang Commission on Elections because we are bent on going after those who filed multiple registrations. Dito sa palasyo ngayon, tatanggap tayo ng mga magpaparehistro or magpapa-change ng kanilang mga status or any other type of application. Tinatanggap po namin ang lahat-lahat na pumupunta dito regardless kung saan yung lugar nila. So walk-in, pwede namin i-cater. But mostly yung mga nandito, yung nabigyan namin ng information, yung malapit sa Intramuros. Pero kung may pupunta dito na taga-ibang lugar, tatanggapin po natin today dito sa ground floor ng Palacio del Gobernador. Ilang ang basihan natin ng identification ng isang tao. There are secondary evidence na pwede natin na ipresenta. Pumunta lang sila sa ating election officer para matulungan sila at makita kung ano yung pwede nila ipresent para as proof of their identity. Pwede silang i-identify ng kasama like residente dun sa lugar kung saan siya nakarehistro, or pwede din siyang magpakita ng mga school records to establish his or her date of birth and any other information na kailangan sa ating registration. Commissioner, ano po yung sample natin ngayon dito? Ngayong araw dito mismo sa Tagalog.